guys, pasensya na kayo kasi ang aking background ay magulo. Kasi dito lang ang part na maliwanag. Wala talaga akong makita magandang spot. Sa kwarto ko ay madilim. Wala kasing bintana doon. Eh di nilalam. Welcome back to my channel. So for today's vlog, I'm a Q&A vlog. So ayun, si Madir nandini sa likod. Kita nyo naman, kahit madilim, kita nyo yung kanyang puwet. Yeah, Madir! Kita lang kuyukot mo, Madir. Ayun, so guys, so isang araw, nagpost ako sa Facebook. Tapos sabi ko, kung may tanong kayo, ay pwede kayo magtanong. Mother, kilala mo sino na nagtanong? Sino? Ang una nagtanong ay si Kuya Marvin. Madir, nakita mo yon? Ang unang tanong, bakit walang makaroni kagabi sa handa? Madir, ikaw sumagot. So, hindi na daw si Jan naggawa ng makaroni si Madir, Kuya Marvin, kasi alam daw niya na favorite mo yon. So, hindi na daw siya naggawa. At saka, ang iyo lang naman daw hinahabol ay alak, eh di, huwag ka na daw magmakaroni. So, guys, ang sunod na tanong ay galing kay Ate Camille. Hi, Ate Camille, I miss you. So, ayan, ang tanong niya ay, anong gamit mong skincare? Hahaha, miss you. So, ayun, last year yata yun, nag-upload ako ng video regarding sa skincare routine ko. Kung hindi mo pa yung napapanood, panoodin mo na. Pero ngayon, ang ginagamit ko lang ay yung sabon ko na Montage na tinitipid ko kasi sa Pilipinas ko pa yung binili. Talagang tinitipid ko talaga siya kasi paubos na siya. Pag naubos na, wala na akong magagamit. Tapos, ayun, yung Garnier na makeup remover. Tapos, sunod nun ay Cetaphil na moisturizer. Yun lang ang skincare ko ngayon dahil wala na akong magamit. Tapos, kung mapapansin mo, may mga pimples ako din eh. Sobrang dami kong pimples dito sa part na to, sa baba. So, ayan, hindi ko alam kung anong gagamitin kung pantagtag ng pimples. Tapos, ang sunod na tanong naman ay galing kay Rhodes. Ano ga, happy? Ang tanong niya, bakit di ka na sumasayaw sa TikTok? Mother, pa daw hindi na ako nasayaw sa TikTok? Kasi, napagtanto ko na hindi talaga para sa akin ang pagsayaw. At sabi ni Mother, matigas daw katawan ko. Kaya di na ako nasayaw, parang nakakahiya lang. Charot. Ang next na tanong ay galing kay Ate Cars. Ate Cars! So, dati si Ate Cars, meron silang photo booth. Charot. Hindi. Dati ay sila yung nag-offer sa akin na mag-photoshoot, ganyan-ganyan. So, pwede niyong bisitahin yung Facebook page nila. Bring Out You Productions. Yun, kung gusto niyo magpa-picture, ganyan-ganyan, kahit sa anong event. So, yun, pwede niyong i-check. Tapos, nagbo-vlog din si Ate Cars. So, ito yung channel niya. I-subscribe niyo din siya, guys. So, ang tanong niya, bakit sa classroom may batas? Pero pag sinabi, pag... Meron ding tanong ganito si Alicia, yung college friend ko. Ano ang batas sa classroom? Sabi niya kasi nag-reply siya sa Twitter. Ang batas sa classroom ay bawal lumabas. Pero pag sinabing pag... Hindi ko alam bakit ganyan ang tanong. So mag-next na tayo dyan. Ang sunod na tanong ay galing kay Edward. Hindi ko alam, sobrang effort niya. Nag-post pa siya ng picture. Diyos ko po, ang ayaw ko talaga yung mga mat. Diyos ko, Mother, ang ganito ang tanong niya. Mother, nakaganto ba? Mother, tingnan mo. Diyos ko ba, mga animals? So, kung ang una daw ay 12 kilograms yung tatlong yun. So, syempre, ang value noon, Diyos ko, pinag-isip pa ako ni Beth. Ang value noon ay 4. 4 times 3, 8, 12. 4 ang isa. Ano yung kuneho? Hindi ko alam eh. Tapos yung sunod naman, parot, char, parot, gayon.
i5 daw yon pag inad sila. So, ang value nung una ay 4. Di, ang value nitong isa ay 1. Tapos, itong sunod naman, ano ga ate? Kalabaw? Baboy damo? Hindi ko alam. So, ang sagot daw dun ay 99. So, ang value... Wait lang, hindi ko alam. Edi ang value nito ay 100. Eh, ano ang value na? Hoy, ay, pinakapahirapan mo din. Ayoko naman gato yung mga analysis. Diyos ko! So, ito ay 100. Kasi 1 lang yung value nung isa. Edi 99. Edi 1, tapos 3. 1 plus 3, 4. Tapos ang value ito ay 90. Value ito ay 19. And... 100. 105. Final answer ko na yun. Hindi ko alam kung... Hindi ko bakit ganito tanong mo sa akin. Pinahirapan mo ko ng sobra. So, mag-comment ka kung tama yung sagot ko. Pag mali, eh di... Mali. At least, pinahirapan mo ko mag... So, ang sunod na tanong naman. Galing kay Paran. Sino daw ang pinakapogi kong tropa sa BSU? Since ikaw ang nagtanong, syempre ikaw ang pinakapogi. Kaya naman ka na. Syempre, sa kulay pa lang, eh, ikaw na ang pinakapogi. So, yun, guys, konti lang yung nagtanong sa akin. Ito, si, galing kay Bonita. Bonita yung... Wah, ang ingan! Hindi niya pumesta sa may bintana, kaingin naman. So, ito na guys talaga, yung tanong ni Bonita, what role did your family play for you as the bunso of the family? So, syempre, naging role ng family ko sa akin. Since ako ay bunso, syempre, silang nag-guide sa akin sa mga decision ko sa buhay. Sila yung nag-explain na ganito ang nangyari sa ate mo, sa kuya mo. So, dapat matuto ka na at maging wise kung ano yung tatahakin mong decision kasi alam mo na yung consequences na mangyayari kapag ganito yung ginawa mo. Mga ganon, something like taudoy. Tapos ito naman, galing kay parang may isa ka pang tanong sa akin, Bonita. Hindi ko makita. Parang nawala. Inaan ko sa Twitter. Pero parang nabasa ko siya. Pero hinahanap ko kanina kasi i-screenshot ko sana. Hindi ko makita. Hindi ko alam kung bakit. Parang nakita ko. Basta English din yun eh na parang ang tanong mo eh. Kung meron akong bagay na nagawa ko dati na ayaw kong gawin ng iba. Parang ganun. Ano, lagi nang ang baba kasi ng confidence ko ngayon. Yung gano'n, yung parang ayoko gawin ng iba is, ano, dahil lang hindi sila confident ay hindi na nila gagawin yung bagay na gusto nila. Parang gano'n. Sunod naman, galing kay Brill. Hi, Brill. Bukod sa pagsayaw, ano pa ang talent mo? Hindi ko alam bakit mo sinabing talent ko yan. Nakita mo lang na ako'y sumayaw sa TikTok, ay naging talent ko na yun. Diyos ko naman, pinagsisihan ko man siya. Masunod naman ay galing kay Kim. Hi Kim, I miss you. How to be you po? Hindi ko alam bakit ganito ang tanong niya. May nakita ka ba sa aking magandang katangian? At ganun ang tanong. Hi guys, so kung mapapansin nyo, iba yung suot kong damit ngayon. Kasi finilm ko to ng ibang araw. Kasi kala ko tapos na ako mag-film. Tapos nung nag-IG ako kanina, doon ko nakita na may iba pa palang question na hindi ko pa nasasagot. So ayun, kaya pala nung hinahanap ko yung tanong ni Bonita, yung isa niyang tanong, hindi ko makita. So yung isa kasi sa Twitter, tapos yung isa pala ay nandito sa IG. So yun yung tanong niya na what is one thing that you have done you would not let someone else do. So ayun, nasagot ko na yun sa previous. So, ito pa guys, yung tanong ng pinsan kong bakla. Hi AJ. Sabi niya, totoo ba na magkamukha tayo? Yun yung una niya tanong. So, ang sagot ko ay oo. Totoo magkamukha tayo kasi parehas mahaba yung baba natin. Yun yung reason kung bakit magkamukha tayo. Tapos, sunod naman na tanong niya is,
anong pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? Para sa akin, ang pipiliin ko ay yung mahal ako. Kasi feeling ko, eventually, matututunan ko rin naman siyang mahalin. Mas mahalaga yung mas mahal niya ako, ganun. Pero syempre, kapag nasa na, kapag ano na kayo, in a relationship na talaga kayo, syempre, more important naman na, mahal niyo yung isa't isa parehas. So, ayun, next question is, galing kay Nune. Hi, Nune. Sabi niya, miss mo na ba kami? Yes or no? Siyempre, oo naman. Miss na miss ko na lahat ng friends ko na sa Pinas. Kung pwede lang umuwi na ako, uwi na ako. So, ayun. Yun yung tanong niya. Next naman na tanong ay yun ulit. Yung kay ito yung Marvin. Sabi niya, kung meron ba daw macaroni. Sasagot ko na yun. Tapos ito naman, guys. Wait lang ha. Tinitinan ko kasi yung iPad. Galing kay Ruru. Viewer ko sa Chams Live before. So, ang tanong niya is, ano ang kaya mong ipagmalaki na na-achieve mo na so far bukod sa height mo? Bukod sa height ko talaga. So, yung height ko, hindi ko yung mapapagmalaki. Walang niya ka talaga. Binubuli mo ko. So, ang sagot ko doon sa part na ano ang kaya mong maipagmalaki na na-achieve mo so far? Para sa akin, greatest achievement ko so far is yung ngayon, yung nakakaya ko na makasurvive dito, na experience ko, almost kasi magto 2 years na ako dito sa Canada. Tapos ayun, greatest achievement ko, siguro nung nagkaroon ako ng work, tapos naging manager ako, yun. Kasi feeling ko, greatest achievement ko na yun kasi, syempre, na-experience ko paano maging isang manager, gano'n. Tapos, pero hindi na ako manager ngayon. Nag-give up na ako sa position na yun. So, kasi feeling ko, hindi siya para sa akin. Charot. Basta yun. Pero feeling ko, yun na yung greatest achievement ko so far. Yung makarating ako dito, yung makapag-work ako, makasurvive ako kasi 2 years na akong OFW. So, ayun. So, ayun guys, nasagot ko na yung mga tanong nyo. So, thank you sa lahat ng mga nagtanong. Thank you sa effort nyo na magtanong sa akin para dito sa vlog ko. Sobra. Super na-appreciate ko yung pagtatanong nyo sa akin. So, ayun. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye!